Yan, welcome back, tropa. Share-share lang, tropa, para meron tayong titirahin na Mazda Fighter. Hard starting in the morning. Bagong palit ng glow plug. So, tingnan natin kung ano yung problema. Glow plug pa rin ba? O ibang ano naman. So, titikin natin yung glow plug. Mga katropa, ito siya. Ayan, hard starting in the morning. Share-share lang para sa mga kasamahan natin, beginners, para magkaroon silang idea, boss. Shout out sa iyo, Andrew Banyares from Davao City. Yan, idol, shout out sa iyo. Gagawa lang tayo ng ano, susolve lang natin yung problema ng hard starting ng Mazda Fighter W engine. Nagpalit na siya ng ano, glow plug. Hard starting pa rin. So siguro may problema yung glow plug kasi hindi original. So titingnan natin. So ngayon gagamit tayo ng test light tsaka multimeter. So, titikin muna natin kung mayroong supply. Lalagyan natin sa negative. Ayan, sa negative. Tapos ito, dun sa positive. PO on ko lang. So, naka-on na tayo. Ito yung supply. So, ayan. May supply siya. So, nawala na yung ilaw kasi nag-cut off na. Ibig sabihin, okay yung relay. So, wala tayong problema sa relay kasi nag-cut off na. So, gamitan natin ang multimeter. Buhat tayo. Lagyan dito. So, meron siyang 12 volt dapat. Yan. Tapos, mawawala dahil nag-cut off na. Ibig sabihin, okay yung relay natin. Wala tayong problema sa relay. So, ngayon, pupunta tayo sa glow plug. Siyempre, di-disconnect muna natin yung battery. Terminal. Na-disconnect natin yung battery terminal. Disconnect muli natin to yung live. So ayan, na-disconnect na natin. Huwag lang natin kakalimutan, baka makikabit natin yung positive tapos biglang nakano to, shortage. So tatanggalin natin yung pinaka ano nya, 8mm. Ayan, apat. Bagong palit lang glow plug nito, mga katropa. Siguro yung glow plug mahinang klase, kaya busted agad. Ayan. Naulog.
Abe Reyes, ingat din po, sir. Salamat, salamat. God bless. Fidel Arsicio, shout out sa iyo, sir. Ingat po kayo lagi diyan. So ayan, natanggalan natin yung pinakaano niya. Supply bawat isang glove lang. Bawat isa lalagay natin yung tumatawag, sino kaya yung tumatawag. So yan, babalot ko muna rin. So titikin natin glow plug kung may supply, ay kung sino yung hindi gumagana, kakabit ko yung negative battery. So yan. Tapos gagamitan natin ng test light. So siyempre, wala na supply yung glow plug. Sa positive tayo. Sa positive natin ilalagay ito. Kasi meron na siyang ground. Kasi naka-ground na siya rito. So titignan natin kung sino yung hindi gumagana. So ito wala. So wala. Walang ilaw. May ilaw yan, oh. Tingnan nyo, ah. Oh. May ilaw yan. So, unang glow plug, walang ilaw. Pangalawang glow plug, walang ilaw. Pangatlong glow plug, wala pa rin ilaw. Pangapat na glow plug, wala pa rin ilaw. So, ibig sabihin, ah, good morning, Sir Janjan. Alan de la Cruz, good morning yan. Walang ilaw, walang mga ano. Naka ano tayo, naka positive tayo. Yan, naka positive tayo. Oh, ito yung ground, oh. Pag sa glow plug natin, dapat merong ilaw yan kung hindi siya busted. So wala, oh. Walang ilaw yan. So ibig sabihin, glow plug. So ngayon, tatanggalin natin yung glow plug. Siyempre, disconnect muna natin yung negative. Baka magkaroon tayo ng shortage. Mahirap na. Ayan. Konting ano lang, Sir Janjan, tutorial sa mga beginners natin dyan. Pagdating sa hard starting in the morning. Bagong palit yung glow plug nito, hard starting in the morning. May nang klase yata yung nilagay. So yan. So yan, oh. Wala, hindi siya halatang hindi nagpa-firing. Kasi kulay itim lang. Yan, kulay itim lang. Pag nagpa-firing yan, medyo puti-puti ng konti yan. Oo nga, sir, eh. Pero minor-minor lang naman to, sir. Alam na ng mga iba nating mga ano to. Yung mga beginners lang. Yan. Oh, wala, kulay itim pa rin. Puro diesel lang. Pumapasok sa chamber, walang init. So ayan. Ganun pa rin. Busted. Ito, mga gantong klase, mumurahin yan. Kaya madaling masira. Oh sir, ito black, sir, wala, walang ano, walang apoy. Kahit i-direct natin sa battery yan, wala. Oh, ayan. Wala. Na-direct natin yung isa. Tingnan natin. Direct natin yung isa para makita lang ng mga beginners. Baka hindi pa nila alam. So, sasampulan lang natin. Siyempre, pag wala tayong cutter, apoy yung gagamitin natin. Yan. Sensya na mga katropa.
So ayan. Gaground ko to. Gaground natin. Tapos siyempre sa positive yung isa. So ayan. Ayan, wala, lima pa lang makita. So ayan. Ito ground body sa ground. Tapos tong isa sa positive. So wala. Diba? Wait, kukuha tayo ng bago. Mabarang pagkakatali ah. So yan. So meron akong bago, original. 1,200 isa sa peso. So kung ano, aabot ko ng 4,000 plus sa peso. So yan, ito original, bago. Tryin natin para makita ng mga beginners. Direct. Gaground natin. Tapos positive yung isa. So ayan. Umuusok na. So ayan, nagbabaga na. Atro pa. Ah. So ayan. Diba? So okay, original, gumagana. Ganun lang yung pagda-direct. Kung gusto nyo, hindi kayo sure, i-direct nyo para makasigurado kayo. Pero ito, wait ha, baka masunog tayo rito eh. Mainit to eh. Ano yan, different? Kulay green. Kulay black. Ayan yung original. Ito yung original. Ito yung OEM. Pwedeng gamitin pero hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal. So ayan, tingnan natin yung haba. Mas mahaba yung original ng konti. Ayan. Kahit magkahalo-halo sir, walang problema. Balik kahit i-blender pa natin yan. Walang problema sa glow plug sir, kahit magkapalit-palit yan. Wala namang code yan. So, ilalagay natin yung ano, ilalagay natin yung bago. Patry natin. Pero siyempre, mga katropa, yung mga beginners, bago kayo pumunta rito, siyempre, chichikin mo na yung supply. Gamitan nyo ng test light or tester mula sa battery hanggang dito sa pinaka ano nya, kahit anong ano, kahit anong may glow plug na sasakyan, pwede nyo gawin. I-on nyo lang, tingnan nyo kung may supply. Tapos pag relay naman nyo, chichikin nyo, gamitan nyo ng para makita nyo kung ilang volt at kung magbabago ba yung volt, mawawala ba yung 12 volt na nakita nyo, kasi mawawala yan pag nag cut off na yung relay eh. Kahit sa test light, pwede rin, mawawala din yung ilaw ng test light. Kung saan kayo biasa, sa multimeter ba o test light, o kung anong pan-test nyo, pwede. Sa mga beginners, para alam nyo lang, sir. So, kakabit na natin yung bago. So, dalawang beses na nagpalit ko ng glow plug. Puro ganting ginagamit niya. Mura kasi. Mura to. Kesa dito. Pwede ka na bumili ng dalawang ganon. Dito sa original. Pero, sabi ko nga, hindi tumatagal. Sayang lang oras. Abala. Sa umaga ay mag-start. So yun, sa umaga ayaw mag-start, abala sa inyo yun, lalo na sa mga may mga engine diesel.
Madali rin masira yung glow plug kapag may problema yung chamber sa makina. Lalo na pag nag-oily na din sa may chamber. Kahit original pa yan, masisira yan. Uy! Romney, good morning, good morning. Mayong sa, mayong sa. Tala. Ito card nila, oh. Ah, original. Ha? Halo, pangatong sa tuyo. Yari. Diyan, bapakali to kare to lawya po niya. Bapakali biya, hindi masyama. So yun, nakabit na natin ang original mga katropa. Ngayon, tetestingin na natin yung kagaya kanina. Iga-ground ulit natin. So, chicken lang natin itong positive. Baka dumidikit na yan. Yan, ito. Kakabit ko ulit yung negative. Yan. Tapos, sa positive natin lalagay ito. Kasi naka-ground na yung ano. Titikin natin kung iilaw ba. Yan, oh. Bagong glow plug. So yan, oh. Number 2. Number 3. Number 4. Hey, welcome back sa'yo, Sir Louis. Konting demo lang, Sir Louis, para sa mga beginners. So ayan, nakita nyo naman, positive. Positive, wala pa supply yung glow plug natin, meron lang siyang ground. So ayan, okay ah. Kanina hindi umiilaw yan, di ba? Kasi sira nga yung glow plug, kundido. So ayan, kompleto lahat yan. Ayan. So ayan. Ayan, simpleng-simple lang para sa mga beginners. Simplihan lang natin para maintindihan nila. Baka maka-encounter sila. So yun. So siyempre nakabit na natin yan mga kagropa. Ayan po, hinihintay natin nasa na yung ano natin. So siyempre lalagyan na natin to. Nahulog yung isang screw. Lagyan natin ng magnet. The magnet tadi. Original ah. Okay. So ilalagay na natin tong ano natin. Positive extension. Tapos testingin na natin. So make sure pag gumagawa naka-disconnect yung negative battery mga katropa, dahil meron tayong ano rito. Ayan, positive. Lalo na sa mga beginners, baka kala nyo walang spark, baka masunog. So siyempre baka mahulog yung screw natin, you know. Diba? Simpleng-simple lang. Discarte ni si Sir Louis to. Para hindi mahulog yung tornilyo. Kahit anong diesel mga katropa, same procedure tayo. Mapalaki, mapamaliit yan. Mapatrack yan. Same lang yan. Balitan natin ito ng isa. Lipat natin. So, yan mga katropa. Simpleng-simple lang.
pili tayo ng mga high quality na glow plug. So, huwag masyado mahigpit pagdating sa ano, mga katropa, kasi maliit lang yung tornilyo niyan. Baka maputol sa may glow plug. Alalay lang. So, yun. Lagyan na natin tong supply. Natin patatagalin to mga katropa, simpleng-simple lang yan. Yan. Lagyan natin negative battery. Yun. Yan, tapos i-start na natin. Uy, Chard Calixtro, shout out sa'yo, sir. Yan. So, kumpleto na. Try natin. Oh, dito na lang pala tayo. Mazda Fighter heater plug. Uy, one click oh. Yun oh. One click oh, mga katropa oh. Ngayon ang umaga, hindi makapag-start yan. Ayan, low plug lang. Kaka-start lang yan mga katropa. Kaya yun no. May ano siya, ABS. ABS light. So hindi naman kinocomplain yung ABS, so huwag natin papakialaman yan. Wala na rin yung usok nya oh. Kanina maga may usok yan pagka-start nya eh, pag pinilit. Kasi sobrang dami na ng diesel, hindi nasusunog sa loob. So kaya mausok. So ayan mga katropa. So yun mga katropa, ganun lang kasimple yung pag-ano ng diagnose ng hard starting in the morning. Pero yung hard starting kasi mga katropa, yan, maraming panggagalingan, hindi lang naman yung glow plug lang, hindi lang naman yung relay. Pero titikin nyo yan, siyempre kapag sigurado kayong relay yung problema, i-check nyo yan. Relay, supply, hard starting, pwede rin panggalingan yung fuel system. Sa umaga yung may singaw yung fuel filter. Pero kapag wala naman singaw, sigurado na yun. Heater plug. May punding isa o dalawa. Ito totally lahat kasi wala mga katropa. Yan, kita nyo naman. Oh. Mumurahin. Mumurahin. Yan. Yan, yung mga gumagamit na mga mumurahin tapos nagre-reklamo ng hard starting. Pagkapalit ng glow plug, hard starting, pagkalipas ng ilang linggo. So, balikan nyo yung kinabit nyong glow plug, sigurado yan, meron busted na isa mga katropa pagdating sa diesel. Yan, yan lang naman yung ano ng diesel pag hard starting, fuel system, heater,
engine. Ayan. Pag loose compression, hard starting. Ngayon yung mga panggagalingan mga tropa. Kaya mga chichikin niya yan. Ayan. So, nagpalit na tayo ng, nagpa-calibrate na tayo ng injection pump, nagpa-calibrate na tayo ng injector, hard starting pa rin. Yun, diba? Meron mga, kung nabasa, ganun eh. Hard starting pa rin. So, kung susunod lang tayo sa tamang procedure ng pagkakabit, tsaka pag, ano mga tropa, hindi natin pag-iisipan yung mga ganyang, ano, yung mga ibang... Minsan nasa ginawa lang din natin yung problema, nasa pinagano natin, nasa kinabit natin. Ako rin minsan na-encounter ko, minsan naka-encounter din ako ng ano, nasa ginawa ko talaga yung problema. So, yung ginawa ko, binalikan ko yung ginawa ko mula sa umpisa hanggang sa huli. So, yun, na-trace. Minsan, di naman kasi natin masasabi na perfect yung pagkakabit natin, mga katropa. Hindi... Minsan may sumasablay din. Kaya minsan, nasa ginawa lang natin yung problema kung bakit nagkakaganon yung ating sasakyan. Siyempre, bibigyan ko kayo ng tip. Bago nyo gawin, obserbahan nyo muna. Umaandar ba siya? Pag hindi umaandar, okay, walang problema. Pero pag umaandar siya, tapos ginawa nyo, tapos biglang hindi umandar, so problema nga yun. Ibig sabihin, nandyan na yung time na nagkataon. Or, yung nasa ginawa niyo yung problema. Yun lang yun, dalawa lang yun mga katropa. Kapag umaandar, tapos biglang hindi na umandar, pagka papaandarin nyo na. Pero kadalasan, minsan nasa pyesa, hindi tugma. At parang sensor. Pumili kayo ng sensor. Crankshaft sensor, camshaft sensor. Kinabit nyo, umorder kayo sa Shopee, sa Lazada. Yan. Mga fake yan. Tapos sasabihin nyo, pag ano, kinabit nyo, ayaw mandar. So, hindi tayo confirm. Kaya pagdating sa mga sensor-sensor, meron nyo kasi yung gear, minsan, merong nag-message. Nagpalit ng camshaft sensor, crankshaft sensor, ayaw pa rin umandar. So, kung original yung kinabit na sensor, siguro nasa ano lang yan, nasa umandar siya tapos 10 seconds. Kay Sir Mar, yan. Si Sir Mar yun. So sabi ko, checkin niya uli yung mga sensor niya tsaka yung wiring. Baka loose connection lang. Umandar daw, tapos 10 seconds, hindi umandar, namatay. Yun. Tapos inandar niya, 10 seconds namamatay. So ibig sabihin, baka may problema lang sa sensor. V8 pa naman yun. So ayun, kaya nga, lagi kong sinasabi, lalong-lalong sa mga beginners, stay focus sa mga ginagawa. Ayan o. Oh. Kita niyo to sir, may papakita ko sa inyo. Nakita ko lang sir eh. Ayan. Ganyan. May leak. Ayan o. May leak na ng fluid yan. Ayan, may crack dito. Ayan o. Pupunta rito. So siguro sa clutch. Sa clutch yan, sa clutch. Ayan. Pupunta rito. Ito napalitan na ito eh. Sa clutch yan. Clutch hose yan. Napansin ko lang, pero hindi yung pinapagawa, hayaan muna natin. So yun mga katropa. Simpleng-simple lang. Kaya pala mga katropa, yung kakalimutan yung channel ko, The Mechanic TV channel, tsaka Boards About channel, yan. Supportahan po natin yan, tsaka yung mga kapwa nating mga YouTubers na nagbablog tungkol sa mga sasakyan. Mga truck, kung ano-ano man. Pa, ano ng automotive, yan, supportahan po natin sila. Yun, oh, buwang click, oh. Maraming salamat nga pala sa mga sumuporta sa aking channel, mga katropa. Na-hit na po yung 1,000 subscriber nang dahil sa inyo, mga katropa. Maraming salamat. So, i-apply na lang po natin ng monetization, try natin kung ano mangyayari. Mga katropa, maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa mga viewers. Ayan. Subscribers, sa mga YouTubers, vloggers na nag-support sa aking channel, maraming salamat. So, ayan, sir, nakasolve na naman yung problema ng isang kliyente natin. So, pwede itong i-release.
Madaling madali lang. Wala pang isang oras. Solve na. So pera na. Kita na. Ayan. So ayan mga katropa, uulitin ko, maraming maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. Sa Board Abad channel, ayan, maraming maraming salamat sa inyo. So, gaya na sinabi ko mga katropa, na monetize, ready na tayo for apply for monetize. So, maraming maraming salamat sa inyo lahat, sir. Ayan, sa ulitin po, sir. Tatapusin ko na lang po dito, tapos sisiset ko yung top overhaul. At saka natin na ilalive video ulit yung pag-install kung paano install yung top overhaul. Yan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat, sir. Sa pagsuporta sa aking channel, The Mechanic TV channel at Board Abad channel, huwag niyo pong kakalimutan. Tuloy-tuloy lang po ang suporta mga katropa. Yan. Stay safe po sa inyong lahat. God bless all. Bye.